Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng salibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito," wika ng Diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko na ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambayin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambayin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, pagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit siya nagustya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, gaya ng nasambit ko sa unang salita sa ating pagdiriwang ngayon ng Misa, ang linggo ng Kuwesma, ang unang linggo, ay pambansang araw din ng mga migrante o OFW, Overseas Worker. Kung paanong narinig natin sa mabuting balita ngayon na maging ating Panginoon, ang anak ng Diyos, ay tinikso ng Diablo, kano pa kaya tayo? Kung tayo mismo narito sa ating sariling bansa, ay may mga pinagdaraan ng pagsubok o mga tukso ng Diablo upang tayo magkasala, kano pa kaya ang ating mga sa buhay na naroon sa iba yung dagat at naghahanap buhay sa ibang lupain sa dinikanila kahuri? Hindi niyo na itatanong, mga kapatid, 5 sa aking kapatid ay mga overseas workers. Yung aking panganay na kapatid na lalaki ay nag-abroad. Ang kanyang inaplayan ay Master Apostle, gumagawa ng mga supa sa Saudi. Pagdating niya doon, ang kanyang inabutan na trabaho ay construction worker.
Kaya naman niyang gawin sapagkat siya'y lalaki. Subalit, aking kapatid na panganay ay isang biktima ng polio. So, mayroon siyang kapasanan. Kaya naman di siya tumagal at siya'y umuwi na walang dalang salapi. Kumbaga, parang nagastusan lang. Yung kapatid kong lalaki na sinunodan ko naman ay ganun din, nag-abroad. Siya'y tumagal bilang Master Apostle din. Sapagkat yan ang nabunan naming tatay. Diyan kami binuhay. Nung nandun siya na, nung nandun siya, maraming panahon ang kanyang inugol. Halos lahat ng kanyang anak na babae ay ako na nagkasal. Hindi siya nakakauwi. Minsan, yung kanyang huling anak na babae na ikakasal ay pinagsikapan niyang mag-ipon. Kaya't nung araw na siya'y pauwi na, may dala na siyang pera. Pero nung gabing iyon, siya'y natukso ng kanyang mga samahan na magtungis, magsugal. Naubos na lahat ng kanyang pera. At pag-uwi niya dito, ako pang bumili ng kanyang damit na may susuot pang kasal para sa kanyang anak. Gayun pa man, sapagkat mahirap ang buhay, muli siya bumalik sa Saudi at nagtrabaho. Muli siyang dumanas sa isang pagsubok. Doon sa pangalawang kumpanya na kanyang inaplayan, iniipit ang kanyang sweldo. At minsan ay siya pinagtrabaho sa ibang lugar at doon ay akala niya ay may trabaho talaga. Yung pala'y siya'y ipakukulong. Bago nangyari yon, nasuntok niya yung kanyang amo. Gayunpaman, ikinulong pa rin siya. Matagal na panahon. At nung malitis na wala naman siyang kasalanan, napawalang visa, subalit siya'y nagdesisyon na lamang na umuwi. Yung kapatid kong babae na sumunod naman sa akin, ay ganun din ang ginawa. Matagal na panahon, naging matandang dalaga na. Sapagkat ang kanyang lahat ng pera ay pinapadala para sa kanyang mga pamangkin. Akala ko ay hindi na makapag-aasawa. Natuwa ako sapagkat nakakuha siya ng partner in life doon sa abroad. Subalit, ang kanyang naging asawa ay may edad na sa kanya, although may natapos, mechanical engineer, pero kalahati ng kanyang sweldo ay naubos lamang sa gamot sapagkat napakarami na ng sakit. Gayunpaman, patuloy silang nasa abroad ngayon. At yung isa na aking kapatid, buso sa amin, mga lalaki, yung narinig niyong ipinagdarasal natin araw-araw mula pa noong Oktubre. Si Dumindador Gula Jr. ay dumaranas ng pagsubok noong pang-Oktubre. Ang kanyang alalahin ay ang gusto niya nang mag-final exit sapagkat tapos na yung kontrata. Kaya tinintay niya yung kanyang benepisyo. Pero iniipit-ipit. Pinagtatagal. Ang pangako niya, Kuya,
Uwi na ako ng December at tayo magkakasama-sama na. Pero ang nangyari, yung kanyang benepisyo na pangakong ibibigay sa kanya, asa naman din na ipangako niya doon sa kanyang binilan ng lupa at bahay, ay nabinbin hanggang sa tumagal ng ilang buwan, hindi binibigay. Kaya't na-extend yung kanyang pag-stay sa Riyadh. Gayun paman, nakakos siya na kapag hindi bibigay nitong December, nung nakaraang December, talagang uwi na siya. Bibili na siya ng ticket, mangungutang ng pera. Pero nangyari, pangako ng pango, hindi niya alam yung kanyang kontrata ay biglang nirenew ng kanyang amo. Kaya muli siyang nakapag-stay doon. Salamat sa Diyos sapagkat mayroong Diyos na tinatawagan tayo. Noong February ay pinakalog yung kanyang benefits. Pero yung kanyang problema sa bahay lupa ay nagawa namin ng paraan sa pamamagitan ng tulong-tulong. Kaya ngayon ay nakapagbibigay na siya para ipambayad doon sa kanyang biniling lupa at bahay. Siguro, kung di tayo mananangan sa Diyos, katulad ng ginawa ni Jesus, na pinakatay sa atin ang katatagan ng kanyang pananampalataya sa kanyang Ama. At kung ito rin natin gagawin, walang diablo na maaaring magtangupay upang tayo'y mapasailalim ng kanyang panukso. Tandaan natin, ang ating Panginoon ay handang laging dumami sa atin. Huwag tayong pahinaan ng loob. Huwag tayong maubusan ng pag-asa. Patuloy tayong kumapit sa kanyang salita. Patuloy tayong sumba at manalig sa kanya. Sapagkat kung hindi, saan tayo tutungo? Saan tayo hantong? Ang kalooban ng Diyos ay muli tayong makabalik sa kanyang kaharian. Muli tayong magtamasa ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen.